Hello, hello guys. Magandang umaga po. Si Kuya Mel po ulit ito. Pasensya na po kayo, kagigising ko lang. Yan po, gusto ko lang pong i-vlog ito para makita nyo rin po ang sitwasyon. Ito po, nag-overnight kami dito. Umaga po ngayon, kagigising ko lang. Ito po ang sitwasyon ng tubig dito ngayon. Yan po, shout out po dyan sa dalawa kong kasama na si Nelson PH at saka si Moto Gem. Yan. Kasama ko po sila dito. Nag-stay po kami dito overnight para masaksihan namin yung talaga sitwasyon dito. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe guys, ano pa pong hinihintay nyo? Mag-subscribe na po kayo. I-click nyo lang po ang like, share, huwag kakalimutan mag-comment at ang notification bell. At pati po yung all para notified kayo sa lahat ng aking mga vlogs at live streaming. Okay. So ito po guys, gusto ko lang ipakita sa inyo ang sitwasyon dito. So sa mga viewers po, maraming salamat po. Okay guys, maraming salamat po sa inyo. So ito po, papakita ko lang po sa inyo yung sitwasyon namin dito ngayon. Ayan, kung makikita nyo po, ayan, ito po yung makita nyo, yung tubig. Alright, ayan. Hindi po kami makaano, hindi kami makalakad na maayos. Ang paan po namin ay babad talaga. So dito po kami natulog. Ito yung tinulugan namin. Ayan, kung makikita nyo po yan guys, yan. Yan, nandyan na po yung tubig. Ito po yung tinulugan namin, yan. Yan. Ito po yung tinulugan namin, tatlo. So, yan po. So, ang plano po namin dito, yan, ay itataas po ang maglalagay po kami ng flooring dito. Yan, dito po. Ganito kataas para po lagyan siya ng sahig. At pagkatapos po, lalagyan namin ng C-parlings at papaikutan namin ng hollow blocks po yan para may patungan ng C-parlings. Okay, so dito po sila kagabi natulog, ito. Yan, hanggang dito po yung gagawa namin ng sahig, hanggang dito po yan. So, isang buo po yan. Para nun po, ito magiging, ito dito po yung magiging kusina nila. Ito pong lugar na to, itong lugar na to. Yan po, magiging kusina nila yan. So, tignan nyo po, ito po yung dati nilang sala. Yan. Yan po, makikita nyo po sa maliit na box, sa maliit na screen natin. Yan po yung kanilang sala. Ito. Kita nyo po mga gamit lahat nakataas. Yan. Ayan po yung entrance dati. So, wala na po yan. Tapos ito po, ang ating kusina. Ito po yung kusina. Nakita nyo yung tangke, lubog din sa tubig. Yan, guys. So, yan po. Gusto ko lang po makita nyo yung sitwasyon namin dito. Ayan po si Janet. Guys, yan. Nagluluto. Alright. Ayan po yung dalawa kong kasama. Ayan po pala. Palaisdaan po yan. Nasa labas na yan. So, ayun guys. Isang short video lang po ito. Para lang po maipakita ko sa inyo yung sitwasyon. Gusto kong matulungan dahil yung dalawang batang babae, yan, lagi lang po nandoon sa may taas ng papag, yan, ito po si Angel, yan. Yan po si Angel, yan. Nakita nyo ang sitwasyon, oh, ayan. Maghapon po yan, ganito guys, so talaga pong napakahirap na sitwasyon. Ako po'y kumakatok sa inyo, yan, sa may mga mabubuting kalooban po, yan, sana po, any amount or in kind, yan, okay lang po. Hindi po ito sa pilitan. Pinananawagan ko lang po. Nang sa gayon po ay magawa natin ng solusyon. Yung kanilang munting kahilingan, yung kwarto. Yung kwarto lang po na tinutulugan nila. Para nang sa gayon po ay kampante silang natutulog, tumaas man ng tubig, safe pa rin po sila. Yan. Dahil po nung nakaraan ay hindi nila namalayan na umabot na hanggang doon sa higaan nila yung tubig, naramdaman na lang nila basa na yung kanilang likuran at yung dalawang bata ay nagkaroon ng ubo. So yun po guys, ito po yung naging sitwasyon namin. Si Kuya Mel po, gusto ko yung ma-experience ko din po kung ano yung na-experience nila dito. Yan, talaga pong napakahirap. Yan, napakahirap po.
Yan, kagabi po, nag-live kami. Masaya kami. Kasama sila Nelson PH at saka si Moto Gem at ang pamilya Pingol. Magkakasama po kami kagabi habang nagla-live ako. Sila yung live audience ko kagabi. Yan. Sila yung aking background. Yan. Masaya po kami. Masaya kami dito kahit na ganito yung sitwasyon. Ay isa naman po silang happy family. Yun nga lang po. Ang kahilingan po nila ay yung mataas lang po yung kanilang tulugan. Yun lang naman po. Hindi naman po kabuo ang bahay. Yun lang po ang tulugan. Yan. Sana po magawa ng paraan. Si Kuya Mel po kahit na taga Manila at si Nelson PH taga Bulacan, si Moto Gem taga Bulacan, ay handa po kaming pumunta rito kahit po pa ito ay tawid ilog. Malaki po yung ilog. Hindi po biro yung ilog. Siguro po nakita nyo naman po yung sa live ko kung gano'n kaano yung ilog. So ngayon po inano na namin yung materyales kung magkano yung magagamit. Pinlano na po namin kung paano yung gagawin namin. Yeah, so sana po may sakatuparan to as soon as possible kasi po napakahirap. Ngayon po kasi yung araw na ito, kahapon, kaya po kami nagpunta rito. Hindi naman po talaga kami dapat pupunta, kaya lang naisip ko po kasi na mag-ECQ. Pagka po panahon ng ECQ at ganito kataas ang tubig dito, bawal lumabas, eh mahirap po sa para sa kanila. So nagdala po tayo ng konting ayuda, binigyan natin sila ng bigas at konting groceries. Ayan, para nang sa gayon po kahit na dalawang linggong ECQ ay hindi na po sila mahihirapan or mag-iisipan ng paraan kung saan kukuha ng makakain. Anyway, dito po kasi ang importante po dito yung mantika, yung mga ganyan, yung mga kailangan ng mga bata, yung mga essentials needs po nila. Yun po yung pinamili namin kahapon. Ayan, kaya meron na po sila, binilihan po natin sila ng isang sako na 25 kilos at saka po yung ibang pangangailangan nila sa pangkusina. Nasa gayon po ay hindi na sila lalabas or pwedeng manghingi o mangistorbo sa mga kapitbahay. So yun po, malaking tulong po din sa kanila yung ating nagawa kahapon, yung pagbibigay ng ayuda. Ayan, sa abot ng ating makakaya, sa paraan na kaya ni Kuya Mel at ni Nelson PH at ni Moto Gem. Ayan po, eto po si Janet Pingol. Ayan, ayan po, siya po yung asawa. Ayan, nagluluto po siya dahil papaalis po kami. Ayan, nagluluto siya ng isda. Ayan, isda. At kami naman po eh, dumi ko po. Ayan, okay lang naman sa ano. Ayan, manawagan ka, Janet Pingol. Nanawagan po ako sa inyo. Sana po matulungan nyo kami kahit yung iganang po namin para pag malaki po yung tubig, din na po kami nahirapan. Maraming salamat po. Yan. Eh, may mangyak-ngyak na naman. Ito yung sinasabi ko, manawagan ito. Lagi mangyak-ngyak eh. Alright guys, ayun lang po. Ngayon po ay ako ay maliligo na guys. At kami po ay pabiyahe na lang Maynila. Abangan nyo po kung anong kailan kami babalik dito. Pagbalik po namin dito, siguro po yung mga materyales ay nakaprepare na po dito lahat. Yan, maraming salamat po sa inyo mga organic sponsors, mga organic supporters, ang mga housemates, yan mga ka-OFW. Yan, maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta nyo lagi kay Kuya Mel. Na sana po ay huwag kayong magsawang sumuporta kay Kuya Mel dahil ang Kalingap Team Manila po ay tuloy-tuloy ang pagtulong, ang paglingap sa ating mga kababayang naghihirap. Yan po, hindi po kami titigil sa ganitong adhikain dahil ito po ang ating passion. Yan, ang pagtulong. Yan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Laging sinasabi ni Kuya Mel, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Yan, nakita niyo po. Yan, muli, yan, si Nelson PH. Shoutout po. Yan. Sa lahat. Okay, si Moto Gem. Magandang umaga po sa inyo lahat at sana po matugunan po natin itong kinakalingap natin dito sa Pampanga. Mga viewers po. Maraming salamat po. Okay guys, yun guys, nakita nyo naman, yan ang panawagan din ng ating mga kasamang kalingap dito. So, from here, kay KSA TV, shout out sa iyo. Kay Red Saint TV, shout out sa iyo. Maraming salamat sa inyo. Kami pong mga kalingap Team Manila ay nagsasama-sama, nagsusuportahan, at lagi po kaming masaya, lagi po kami may komunikasyon.
lalo na po sa ganitong mga pagtulong na ginagawa namin. Yan, salamat din po, shout out din po kay Kuya Bal Santos Matubang. Yan, kay Kalinga Prab at sa mga charity vloggers. Yan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. All right. Ang laging sinasabi ni Kuya Mel, ang gumagawa na mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Mabuhay po tayong lahat hanggang gusto natin. Okay? God bless po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po.